ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Salamat sa iyo, Darwina, dahil tinutulungan mo ako. Ay, walang anuman yun, Pastor. Matanong lang kita, Darwina. Bakit ka mo wala ka pang karelasyon? Bakit hindi ka nakipagrelasyon? Ha? Ay, ha, mahabang kwento, Pastor. Kung hihilingin ko sa yung ikwento mo sa akin ng dahilan kung bakit wala kang karelasyon. Ha? Ay, kung kasi, masalimuot ang aking nakaraan, Pastor. Kahit gaano kasalimuot, huwag kang mag-alala. Nandito ako para damayan ka. Ha? Pastor? Naku mo, bakit mo? Ako tinititigan ng ganyan? Ha, Pastor? Darwina, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yong nalabab per sight ako sa'yo? Ha? Pastor, umiibig ka sa isang katulad ko? Aha, ang kamay ko, Pastor. Huwag, ang kamay ko. Mahal kita, Darwina. Mahal na mahal kita. Pastor, kulit, Pastor. Nalamat, person na din ako sa iyo. Pastor, ay, Pastor! Hoy, Darwina! Pastor! Anong ginagawa mo? Pastor! Bakit mo hinahalikan ang unan ko? Hoy! Darwina! Ay, nako! Tito? Ay, nako! Gusto mo ka talaga? Ang ganda-ganda ng panaginip ko eh! Ang gusto ko pang akuan! Gusto ko pang matulog! Ubalis ka ay, dito! Nako! Ay, nako! Gumising ka na at tulungan mo akong magluto ng pang-agahan ni Pastor! Halika na! Gumising ka na dyan! Hinahalikan mo ang unan ko! Ay, naku! Umaga na pala, tita. Sayang! Nabitin ang panaginip ko! Sana mamaya ulit, mapanaginipan ko si Pastor! Ubang? Yung dating titira ng Gardar? Ay, bakit? Ano nangyari sa kanya? Ako! May kapatid pala yun, ha? Mas matindi sa kanya. Kung kalandian ang pag-uusapan. Ay, ganoon! Ikaw ng asawa! Veronica, ano bang ingay yun? Nakakaw niya! Parang may nagpupuntuan sa harap ng barangay hall. Ay, naku, Pining! Yung mga Marites na nandoon lagi sa harap ng tindahan nila, Darwina. Lumipat sila dito. Dahil ayaw daw ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador ang mga nagkikwintuhan doon. Lalo na kung chismisan lang ang kanilang ginagawa. Ano? Di tayo naman ang maestro mo dito. Oo, naku. Siguradong minamanmana na tayo ng mga yan. Oo, kaya ikaw ah, behave ka. Baka mamaya, madulas kang tawaging sweetheart ni Kapitan. Nako, mayayari ka. Subukan lang nilang gawin yan sa akin. Kundi, may paglalamayan sa kanila. Ano? Huwag kang ganyan. Huwag mo nang patulan ang mga taong walang kwenta na katulad nila. Talo ka dyan. Di ko lang alam, Pining, kung hanggang kailan ako makapagtitimpi. Dahil kung napuno na ang salop, kakalusan ko na talaga. Patay kong patay. Veronica! Ay, pare Adong. Oh,
kumusta na ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Oo, pare. Oo, kina yung pag-ihi ko. Hindi na umahapdi at hindi na rin na kumikirot. Kung ganun, pare. Malaki ang naitulong ni Pastor Ki. Ay, Pastor Pedro. Migsubiri, Salvador. Nako. Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Iba si Juan Migsubiri Salvador. Nako, pare. Plano kong sumama na sa kanya para mabawasan naman ang mga kasalanan ko. Kung sasama ka sa kanya, pare, sasama na rin ako. Huwag mo naman na akong iwanan, pare. Oo naman, pare. Tunay kitang kaibigan eh. Kaya hindi kita iiwanan kahit kailan, pare. Ako rin na, pare. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Ganyan na kong makipagkaibigan, pare. Kung may magtatangka ng masama sa'yo, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay. Alam mo, pare, marami na rin akong natututunan kay Pastor Pedro tulad ng sinabi sa akin. Sa pagtalikod sa kasalanan. Yun, natutunan ko yun sa kanya. Ako rin na, pare. Ang natutunan ko ay yung tungkol sa isang tunay na pakikipagkaibigan. Oo, pare. Kaya, desidido na akong sumama sa kanya. Darwina, kung tatanungin kita, ano naman ang natutunan mo kay Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador? Ito naman ang natatandaan ko, tita. Ayon sa Kawikaan 18:24, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Ngunit, may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Sino yung kaibigan mo na mahigit pa sa isang kapatid? Siyempre, ikaw yung tita, ano? Tita na kita, matalik pa kitang kaibigan. Ikaw yun! Salamat naman kung ganun. Ako, Darwina, ang natutunan ko sa kanya. Ang nasusulat sa Juan. Ayon sa Juan 15:14 hanggang 15, kayo'y aking mga kaibigan. Kung gawin ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Ay naku, tita! Hindi pa tayo nagtatagal na sumasama sa kanya. Marami na tayong natututunan na salita ng Diyos, ano? Kaya lubos-lubosin na natin ito, tita. Tulungan na lang natin si Pastor Pedro Marquez. Emmanuel, ay naku, napakabang pangalan. Tulungan natin siyang magpakalat ng salita ng Diyos. Tama ka dyan, Darwina. Tama! Si Tintin, ang aga-aga pala niyang nagising at nakapaligo na at nagbibihis na, lapitan ko nga. Tintin, ang aga mong nagising pala. Akala ko ba hindi ka papasok sa trabaho mo ngayon? Hindi muna ako papasok ngayon, ate. Hindi ka pala papasok. Bakit nagbihis ka at naka-make up ka pa?
Tumawag kasi sa akin kagabi si Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Sasamahan ko raw siyang mamimili ng mga gamit niya sa mall. Ano? Bakit ikaw pa isasama niya samantalang? Huwag kang ang tanong ng tanong, ate. Para kang investigador ng pulis. Alam mo, Tintin, nandoon na naman si Aling Bebang at Darwina. Bakit hindi sila ang isama niyang mamili? Bakit ikaw pa? Ako nga ang gusto niyang isama. Anong magagawa natin? Oh, sige, aalis na ako. Baka naghintay na yun sa akin. Babay, Ate Pineng. Ha? Tintin! Sandali lang! Mag-uusap pa tayo! Tintin! Umalis na siya. Hindi na niya ako pinakinggan. Sobra naman itong si Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Bakit si Tintin pa ang gustong isama? Ano kaya ang dahilan? Ano? Ay, nako! Nakakainis talaga! Nakakainis! Bakit pa si Tintin pa ang sinama ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador? Nandito na ba ako? Nahanda palagi! Bang! Pabili nga ng service ang yaw. Ha! Ikaw pala, Ate Punyang. Umagang-umaga, serbesa ka agad ang bibilhin mo. Ay, oo, Bibang. Dahil may problema ako. At parang hindi ko na kaya ito, Bibang. Ha! Eh, bakit? Ano ba yung problema mo, Ate Punyang? Baka pwede kitang damayan, sabihin mo lang. Ay, bigyan mo muna ako ng serbisa para maumpisan ko na. Dahil gusto kong makalimot sa problemang ito. Lagi na lang akong nasasaktan. Ito. Oh, serbisa, ito. Ay, sige. Ha! Ate Punyang! Nahati mo kaagad ang laman ng bote! Ay, naku! Talagang malaki nga ang problema mo! Ay, oo, Bibang. Sige, kumuha ka na ng serbesa mo. Saluhan mo ko, Bibang. Gusto kong may kainuman. Magbukas ka na rin ng serbesa mo. Ako ang bahala. Sagot ko ang lahat ng iinumin natin. Oh, sige na, Bibang. Mag-inuman tayo. Sandali lang. Kabilin-bilinan ng lola. Huwag uminom ng serbisya. Dahil tayo'y matanda na. Serbisya na toto. Ayan, nasundan ko sila Pastor Pedro at Tintin. Sabi sa akin ng babae niyan, sa mall sila pupunta. Bakit dito sila nagpunta? Ha? Hayun, bumaba na silang dalawa. Dito ako, magmamanman. Aalamin ko kung saan kayo pupunta. Hindi mo ako pwedeng pagsinungalingan, Tintin. Isusumbong kita sa kuya mo. Bababa na ako sa sasakyan para masundan ko sila ng lihim. Susundan ko kayo. Aalamin ko kung bakit kayo nagpunta sa lugar na ito. Oh, hayun. Inakbayan na ni Pastor Juan si Tintin at umakbay na rin si Tintin sa kanya. Ano kayong ibig sabihin nito? Taika. Hindi totoo ito. Motel pala ang building na yan? Hindi totoo ang hinala ko. Hindi!
Alam mo, Benito, napakagaling ni Pastor Salvador. Naku! Magaling mangaral, ang daming naliwanagan dahil hindi lang masyadong maunawaan ang tungkol sa Diyos. Itama yung sinabi mo, Ambring. Tulad nila Andoy at Crispin na bodyguard ni Judge de la Guardia. Naku, sobrang mahilig sila sa Six. Nang marinig nila mga paliwanag ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador, ayun, itinigil nila ang pagkahilig nila sa chicks. Mahilig ang mga yun eh. Ay, Pinito, talagang magaling si Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Alam mo, naku, idol ko siya. Ay, ako rin ang bring. Idol ko si Pastor Key. Ay, Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Hey, Ambreng, Benito. Akap. Manangayang pagyayabangan din yung dalawa. Ha? Hindi kami mayabang, Kap. Ay, ikaw, kayo pala. Nagkikwentuhan lang kami ni Ambreng, Kap. Dahil bilib na bilib kami. Ha? Sa husay ni Pastor Pedro Emmanuel Marquez. Ay, baliktad! Ni Pedro Marquez Emmanuel Salvador na mangaral. Ay, tama na yan. Maglinis kayo dito sa barangay, hola. Ha? Ang dumi-dumi na. Nasaan ba si Pineng at Veronica? Wala pa ba sila? Ay, naku, Kap. Palagay ko. Hindi pupunta ang dalawang yun dito ngayon. Ay, bakit naman hindi pupunta rito? Eh, kasi, Kap, narinig ko ang usapan nilang dalawa kahapon na hindi sila papasok ngayon dahil may pinagagawa raw sa kanila si Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Ano? Oo. Eh, Pedro, may pinapagawa rin ako sa kanila. At usapan din namin na maaga sila para madaling matapos yung ipinapagawa ko. Eh, naku, Kap! Baka nalimutan nilang usapan ninyo. At may problema yata si Pining, Kap. Ano? May problema. Ang walang hiya. Naglilaw-linaw ng usapan namin kahapon. Tapos, hindi sila pupunta rito. Sinong gagawa ng pinapagawa ko? Ay, sino? Walang di ka, Tintin. Sabi mo sa akin, nagpasama si Pastor na mamimili ng mga gamit? Yun pala, irook mo lang ako. Tama yata ang hinala ko. May relasyon na sila ng Pastor na yun. Sayang. Bilib na bilib pa naman sana ako sa Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador na yun. Yun pala, pati hipag ko, tinalo. Hindi kong uuwi ang Tintin na yun. Hindi ako magpapahalata na may alam na ako tungkol sa kanilang dalawa. Ayaw kong dungisan mo ang karangalan ng kuya mo dahil pati ako madadamay. Ha? Nandyan na sila. Inihatid na ni Pastor si Tintin. Babay, Pastor! Ingat ka, ha? Ha? May pababay-babay ka pa. Ate Pineng, nandito na ako. Mabuti naman. At nandito ka na, Tintin. Mag-usap nga tayo. Ha? Ate, pagod na pagod ako eh. Ang dami naming pinamili sa mall. Pagod na pagod? Dahil galing kay ni Pastor sa motel? Oh, huwag kang magsinungaling. Aba, bakit ako magsisinungaling? Ituto naman kaming galing sa motel eh. Ano? Inaamin mong nagmutel kay ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador? Hindi kami nagmutel, kundi isinama niya ako doon dahil kinausap namin ang may-ari. Dahil may darating na bisita si Pastor at doon niya patutulugin. Diyan ka na nga, ang dumi-dumi ng isip mo. Ha?
Ganun pala yun? Mali pala ang hinala ko. Ay, Bunjing, tagal pa ba yung ginagawa mo? Oo, pare. Napaka hipi naman ang pagkakakabi nila ng gulong ng sasakyan na ito. Nakakabwisit. Binitan mo na kasi. Ha? Baka biglang lumabas ang nagmamay-ari niyan. Eh, mahigpi talaga, pare. Ayan. Nakalas ko na rin sa wakas. Bunjing, kunin pa natin yung isa para tigisa tayo. Ha? At magkapera na naman tayo. Oo, pare. Sandali lang, ha. Nako, mahigpi talaga ito, pare. Bilisan mo, Bunjing. Huwag kang papatay-patay dyan. Ha? Sobrang higpi talaga, pare. Parang hindi ko kaya, eh. Hindi ko kakayanin ito. Pagod na ako. Dahil ka ng dahil kasi dyan. Bilisan mo na. Dumulas ang dyan, pare. Nadanganan ako. Isanto pa naman sa manika. Bunjing! Ano kaya ang mangyayari kay Bunjing? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!